May mga bagay at sitwasyon sa buhay mo na kailangan sa'yo lang. Kahit na marami kang kakilala o kaibigan, dapat may limitasyon ka para sa sarili mo. Narito ang mga bagay na dapat hindi mo sinasabi sa ibang tao. Ang video aralin ngayon ay part pa din ng ating personality development serye kung saan huhubugin natin ang ating mga sarili para mas maging kapaki-pakinabang tayo para sumigla at masabi mong masarap mabuhay lalo na't may swerte. Ang mga gabay na sasabihin ko ay makakatulong para makaiwas sa anumang chismis sa paligid mo. Alam naman nating lahat na ang chismis ay isang negatibong enerhiya na dapat iiwasan at dapat iwasan. Narito ang mga bagay na dapat kontrolin mo sa tuwing may ibang tao kang nakakasalamuha. Hindi lahat ng tao ay mapagkakatiwalaan mo. Wala sa taon o tagal ng pakikipagkaibigan yan. Dahil kung darating sa puntong magkakaroon kayo ng hidwaan, at least alam mo sa sarili mong hindi ka magagawan ng kwento at makakaiwas ka sa anumang masamang balak sa'yo. Number 1, kahinaan. Isa sa mga dapat hindi mo sinasabi sa ibang tao ang inyong kahinaan, ang iyong kahinaan. Dahil yan ang una nilang sandata laban sa'yo. In general ito, ibig sabihin lahat ng weaknesses mo, lalong-lalo na sa usapang emosyon. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. May dati kang kaibigan. Alam niya na ang pinaka-weakness mo ay ang mapahiya sa ibang tao. Dahil kapag napahiya ka na, umaatras ka na kahit na ikaw ang tama. Mabilis kang ma-stress sa ganong sitwasyon. Fast forward, ang dati mong kaibigan na ngayon ay kaaway mo na, ichinichika ka sa ibang tao at masyado ka nang napapahiya. Dahil doon, na-stress ka. So see mga frenny, huwag mong ipapakita o ipapaalam ang pinaka-weakness mo. Number 2, sikreto. Kung hindi ka naman sigurado sa taong nakakasalamuha mo, itikom mo ang bibig mo nang hindi sumakit ang ulo mo. Kung sakaling may nakaaway ka, hindi lahat ng bagay o sikreto ay dapat mong ipaalam sa iba dahil darating ang araw na hindi kayo magkakaintindihan at pwede niyang sabihin sa iba ang sikretong nasabi mo sa kanya. Number 3, plano sa buhay. Hindi lahat ng plano mo sinasabi mo sa ibang tao. Hindi lahat ng plano mo pwede mong ibulgar kahit kanino. Tandaan mo, napakaraming inggitera sa mundo. Kahit nakadugo mo, kapamilya mo o sarili mong kaibigan. Pag nalaman ng plano mo sa buhay, gagawa at gagawa yan ng paraan para hindi matuloy. Para hindi ka umasenso, huwag mong sabihin ang mga ginagawa mo sa buhay at pinagkakaabalahan mo. Remember mga frenny, may mga instances na kahit pamilya mo o kaibigan mo, hindi sila ang una mong magiging customer, kundi ibang tao. Tsaka lang sila bibili sa'yo kapag nakita na nilang umaangat ka na. Nagigets nyo ba ako? Number 4, pera. Isa sa mga hindi kinikwento sa ibang tao ay ang usapang pera mo, sahod mo, mga investment mo o plano mong gawin sa pera mo. Hindi porket kakilala mo, lahat na lang idedetalye mo. Number 5, problema sa relasyon, problema mo sa buhay. Kung may problema ka sa karelasyon mo, sa relasyon o sa buhay, dapat sa inyo lang na magkarelasyon yun. Hindi buong barangay alam na may problema kayo. Wala naman makakasob ng iba dyan kundi kayo lang. Unless kung pisikalan na doon papasok ang paghingi ng tulong. Pero hanggat maaari, tandaan nyo, kung may problema kayo sa karelasyon nyo o sa relasyon nyo, sa inyo lang dapat yun. Huwag mo nang ichika sa iba. Tandaan, 1/4 lang ang totoong may concern sa problema mo at ang kabuuan o 80% doon, masaya sila dahil may problema ka. Number 6, success. Hindi naman masama magyabang mga frenny, paminsan-minsan, kung papaano ka naging successful o kung papaano mo na-achieve ang mga goal mo sa buhay. But be responsible. Dahil hindi lahat ng tao gusto pakinggan ang side mo sa pagiging successful mo. Ang iba dyan habang kinikwento mo na success ka, habang kinikwento mo yung pagiging successful mo ay kung ano-ano na ang sumasagi sa isip nila para i-down ka. Frenny, huwag mong bigyan ng rason ng iba para manghimasok sa buhay mo at tapakan ka. Iingatan ang bawat salitang binibitawan mo sa ibang tao lalo na't kung wala naman ambag ito sa kung anong narating mo ngayon. Walang ambag sa buhay mo. Piliin mo pa din ang totoong naniniwala sa'yo at sa kakayahan mo, gaya ng pamilya mo at mga taong masasabi mong malapit talaga sa'yo. Sabi nga nila, less talk, less mistake. Sana ay may natutunan kayo sa araw na ito. Huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-follow ako sa aking Instagram. Salamat!